Welcome back guys, naisipan kong gawin tong video na to para makatulong sa mga newbie YouTuber na katulad ko. Nung nag-start ako, doon ko nalaman na napakalawak ng community ng small YouTuber at halos karamihan sa atin hindi alam kung saan magsisimula. So samahan nyo ako guys at sabay-sabay tayong umangat at kumita sa YouTube. So sa video na to, i-share ko yung YouTube settings na natutunan ko para mas maging visible yung channel natin sa YouTube community ngayong 2023. Pagpasensyahan nyo na guys kung medyo mahina ang voice audio dahil kakaumpisa ko pa lang at wala pa akong equip na mga gadget na pwede natin gamitin sa pagbablog. So, ang gamit ko today is yung personal laptop ko lang na built-in mic lang yung naka-install. So, tara, start na natin. Kung ang gamit nyo ay cellphone, punta muna kayo sa Google browser nyo at i-set up yung desktop mode. Ito kasing nakikita nyo sa screen ko is desktop version. So from your YouTube browser, dapat nakalogin yung YouTube channel nyo sa upper right corner. Makikita nyo yung small logo ng channel nyo. Then click nyo lang. And then, i-click nyo yung YouTube Studio. So, from your YouTube Studio, i-click nyo yung settings. Dito sa settings, makikita nyo yung general, channel, upload defaults, permission, community agreement. So, lahat to iisa-isahin natin para mas visible yung channel natin at yung mga in-upload nating video. Okay, under sa general, sa default units, yung USD currency ang iselect natin. Kasi kapag na-monetize na yung channel nyo, yung revenue is from US. So, sa channel naman, sa basic info, ito, sa country of residence, ang inilagay ko is sa Philippines dahil Pinoy tayo. Pero, depende kung nasang bansa kayo ngayon. Then, dito naman sa keywords, yung words na mga related sa channel nyo. Napakadali lang mag-add ng keywords dito. Lagay nyo lang to enter, comma, or separated values. So, ang nilagay ko dito is yung name ng channel ko. Like Rich Daddy, Rich Daddy 143. Para pagka sinearch nila is kahit anong wrong spelling yung pagkakalagay o may number o wala with space. Mahanap pa rin. Tapos nilagay ko rin yung mga keywords na paano dumami subscribers sa YouTube, YouTube tips, kasi yan yung usually na sinesearch ng mga bagong YouTuber. So, makakatulong yan para yung channel natin ay visible pagka may mga nagsesearch ng mga ganyang words. Okay. So, sa advanced settings naman, under sa audience, naka-no lang yung sa akin. Kasi yung mga video na ginagawa ko is not related na sa mga bata. It's not made for kids. So, ang sinelect ko is yung no. Pero kung yung video nyo naman is related sa mga kids na manunood, so okay lang
i-yes nyo yan. And then, dito sa Google Ads Accounts Linking, ito, pwede nyo na hindi galawin. Para to sa mga tao na gustong mag-run ng ads sa Google Ads sa YouTube. So, mostly ang gumagamit nito is mga advertisers lang. And then, dito sa automatic caption, naka-check lang palagi para ma-prevent yung mga harmful words na dinidisplayed. So, i-check nyo lang to. Para yung settings is ma-prevent yung mga potential harmful na words. And then, sa advertisement, ito napaka-importante nito. Dapat to naka-uncheck. Kasi once na ma-monetize na yung channel nyo, kung naka-check yan, hindi siya lalabasan ng mga ads. Hindi siya madidikitan. So, yung channel mo is hindi magkakaroon ng revenue. And then, yung clips, yung allow viewers to clip my content. So, ito, ibig sabihin, pumapayag ka na mag-clip yung audience mo ng 5 to 6 seconds sa video mo para i-share sa ibang tao o ipakita sa iba yung highlights ng video mo. Okay. Dito naman sa future eligibility, napaka-importante nitong page na to. Kasi dapat lahat naka-enable to dahil napakahalaga nito. Kung hindi pa naka-enable yung isa dito, dapat i-comply nyo yung mga requirements na hinihingi ni YouTube. So, i-click nyo lang to, drag down lang yan. Then, makikita nyo naman yung mga requirements na kailangan nyong i-send sa kanila para ma-verify yung channel nyo. So, nakalagay dito, your ID will be automatically deleted from Google account within 2 years. So, it's usually deleted in a few months after your built sufficient channel history or after 1 year if you haven't used advanced features. So, huwag kayong mag-alala na magagamit yung ID niyo sa ibang sa mga masamang bagay. So, meron namang data privacy ito. Okay. Next, dito tayo sa upload defaults. So, ito naman para mapadali yung buhay natin. Every time na mag-upload tayo ng video, like dito sa basic info, nilagay ko na dito yung pangalan ng channel ko, yung Rich Daddy. Para every time na mag-upload ako, ando na yung title by default. And i-add ko na lang yung title ng bago kong video. And then, dito naman sa description, nilagay ko yung mga address ng channel ko, business Gmail, at mga hashtag na related sa video ko. And then, pwede nyo rin ilagay pala dito, guys, yung link ng channel nyo. Kung meron kayong mga ibang social media accounts, so pwede nyo ilagay dito yung link ng mga channel na yun. And then, sa visibility, naka-unlisted yung sinelect ko para pwede ko pang ma-review yung mga uploaded video bago ko siya i-public. Para pagka meron akong gusto pang baguhin o changes dun sa video ko, ako pa lang yung naka-view. So, yun yung kagandahan pag naka-unlisted, pwede mong ma-review yung video mo bago mo siya i-public. And then, dito sa tags, nilagay ko din yung channel name ko, Rich Daddy, saka Rich Daddy 143.
Kasi pagbago pa lang ang channel nyo, pansin nyo, hindi na siya agad kadali mahanap. So, nilagay ko lang yung channel name ko para mas madali ma-search lagi yung channel. So, ilagay nyo lang dyan sa tags. Ito naman is up to 500 characters. So, marami kayong pwedeng ilagay na tags na related dun sa i-upload nyo na video. Okay. And guys, kung sa tingin mo natutulungan ka ng video na to, please don't forget to like, comment, and subscribe sa aking channel. Okay. So, advanced settings. Itong automatic chapters, dapat naka-check tong allow automatic chapters and key moments. And then sa license, sa standard YouTube license, dapat yung sinelect nyo. Kasi kung sa Creative Commons, ibig sabihin, pumapayag ka na kahit sino pwede gamitin yung video mo. Pero kapag naka-standard YouTube license ka, kahit papano meron kang rights sa video mo. So, select standard YouTube license. And then, dito sa category, hindi naman masyadong big deal to. So, nasa iyo kung ano yung gusto mo. Yung sa akin, sinelect ko lang entertainment. Kasi, yun ang purpose ng mga video ko. And then, sa video language, Pilipino yung sinelect ko na video language kasi nasa Pilipinas ako. And then, sa title and description ng language is Tagalog kasi Tagalog naman yung ginagamit ko na language. And then, dito sa comments, sinelect ko tong hold potential inappropriate comments for review. Kasi, para ma-maintain natin yung health comment section sa page natin. And then, i-check nyo lang to. Show how many viewers like this video para nakikita nyo yung mga video nyo kung ilan na yung nag-comments, ilan na yung nag-likes dun sa video na in-upload ninyo. Okay. Sa permission naman, dito mo makikita kung sino yung may hawak ng channel mo o yung owner. So, pwede kayo mag-add ng permission dito sa channel nyo. Pero I suggest kayo na lang muna dapat para maiwasan yung ma-hack yung channel mo. Okay, and then sa community, wala pa akong nilagay kasi kaka-start ko pa lang naman. And wala pa akong mga moderators. Pero kung halimbawang nagla-live ka na and meron ka ng mga kakilala na mga YouTuber din na pwede mong gawing moderator habang nagla-live ka, pwede mo silang ilagay dyan. Sila kasi yung pwedeng mag-delete o mag-bura ng mga comments na hindi magaganda o may nambubuli habang nagla-live ka. So sila yung mga moderators. And then, dito naman sa agreements, wala na to, ano mo lang yan. And then, pagka may mga changes ka, of course, kailangan mong isave every time na may babaguhin ka sa settings mo para ma-apply. Okay. So, at yan yung YouTube settings na dapat mong gawin para ma-maximize yung pag-upload mo ng video at maging mas visible ang channel mo. So, this is Rich Daddy po at maraming salamat sa panonood and sabay-sabay tayong maging rich. Yo, peace out!